Kailangan bang aprobado siya sa mga kaibigan mo? Kilala si Jao Mapa bilang ika-apat na miyembro ng male teen group na Guapings noong dekada 90. Oy, ano balita? Tol, managawa niya dito. Pero bukod sa pagiging isang Guaping, marami pa pala ang pwedeng madiskubre kay Jao. Lumaki si Jao sa isang pamilya na may hilig sa arts. Ang kanyang ama ay dating gitarista, habang periodista naman noon ang kanyang ina. Si Jao rin ang nakatatandang kapatid ni Diego, ang bokalista ng bandang Pedicab. Noong bata pa si Jao, kasiyahan daw niya ang magdamag na paglalaro sa kalye. Magaling ako sa sipa. Patintero, agawan bass, tumampreso. So exposed ka sa larong kalye, yung tipong uuwi ka, libag-libag na yung pawis-pawis na. Yes. Ganong klaseng childhood. Umaakit ng puno, namimitas ng bayabas talaga, o duhat, o yes, makopa. Kapansin-pansin din daw ang hilig niya noon sa pagpa-perform. Actually, nanonood na ako ng batibot. No? Gusto ko nang sumama at makapasok sa TV, makapag-arte. Pupunta pa ako sa gitna ng kalye. Kunyari, meron akong hinuhost na show. May isang beses na nagpa-perform siya sa harap ng gate. Hindi niya alam. Siguro hindi malalaman niya kung bakit. Pero siguro nasa loob na niya na maging artista siya. Pero bukod sa paglalaro at pag-arte, pagpipinta raw talaga ang first love ni Jao. Gaano kakabata nung nag-umpisa kang mag-drawing, mahilig? Siguro, 5 years old. Naalala ko, siguro pag umuulan, maglalabas ng dyaryo si Papa at maglalatag siya sa labas. Tapos dyan ilalagay yung mga pinta, tubig, watercolor. Pinta-pinta ako nun. Hanggang ngayon, wala pa rin kupas ang kanyang husay sa pagpipinta. Ipinamalas pa niya ito sa pamamagitan ng pagguhit sa aking mukha. Sa loob lang ng ilang minuto, nakagawa na si Jao ng isang masterpiece. Okay. Exciting! Hindi ka ba nahirapan? Wow! Hindi ka ba nahirapan? Didn't even break a sweat. Yes! This is so nice. I am so overwhelmed na I have your work. Tapos, portrait ko pa. Thank you very much, Jao. You're welcome, Rhea. Kasama ang kanyang anak na si Stacy, ipinasyal kami ni Jao sa dati nilang tirahan noong siya'y bata pa. Dito ako tumira. Nung grade school ako hanggang high school, may picture ako. Kasama ko yung papa ko dito. May tangke doon sa dulo. Dito yon. Pintuan. Ito yung apartment namin. Dito yung kwarto ng magulang ko. Tapos sa likod, kwarto namin ni Utol. Dito rin makikita ang dating palaruan ni Jao. Ito yung playground ko. Dito ako natuto magsipa, dito ako mag-basketball, shato, touching, bike. Dito ako natuto, maraming beses na ako natumba dito. Ito yung kapitbahay ko. Grade school pa ako. Sana nandito pa siya. Subukan natin. Hey! Uy, nandito pa! Hello! Ito si Jason. Ito kalaro ko si Jess. Itong manapin sa Jess. Pinagbibigyan lang ako para manalo. Hindi. Ano to? Mabait. Cool. Ano siya? Number one na pinagkakaabala namin madalas is chess basically. So, ibig sabihin, he's a thinker. You know, he loves to think. So, kala ko chicks, very good yun. Chicks, hindi. Hindi ba tayo ng chicks kahit kailan? Oo, oh, hindi tayo chicks. Hindi mo ng chicks. Isa pa sa childhood hobbies ni Jao na kanyang binabalik-balikan, ang football. Tuwing Martes, ito raw ang nagsisilbing exercise ni Jao. Nahiligan ko to since ano pa. Grade school pa ako sa Lasal Antipolo. Actually, naglalaro ko sa field. Hindi ka makaharap ng maraming field. So, ito na. Ito na ang pinaka-half court ng football. Tara, ganyan tayo.
makikita mo habang naglalaro siya, talagang very dedicated siya sa game. Tapos, syempre, nakakalaro namin. And sobrang saya niya every time nakikita na kasama namin siya maglaro.